hiwa-hiwalay. Kambi-kambi, away-away. Tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin magsasama-sama. Simula pa lamang, kumbaga sa drama. Ang kinabukasan gaganda ang kulay kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban ng kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Malaya. Malaya ka ba? Alam nyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh. Kailan pa ba natin makikilala? Kung sinong kaaway, kung sinong kasangga. Sa masasama, sino ang mag-aadya? Patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas, pati mambabatas, lambat na may takas ang mga marahas. Tanong, kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Lumaya. Kay tagal na natin hiwa-hiwalay. Kambi-kambi, away-away. Tingnan mong tunay ang buhay.
ay nang masa malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin magsasama-sama, simula pa lamang kumbaga sa drama. Ang kinabukasan gaganda ang kulay kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban ng kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Malaya. Malaya ka ba? Alam nyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh. Kailan pa ba natin makikilala? Kung sinong kaaway, kung sinong kasangga, sa masasama sino ang mag-aadya, patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas, pati mambabatas lambat na may takas ang mga marahas. Tanong, kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Malaya. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan niyong tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandito kalagi sa tama. Para sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Oh, mabalik, panatag, pero pagtama naman. What, pogi? Yan ang panatero. Yes. Walang pasok mga sugo. Pagtama, palakpakan, pagmali ay babanatan. Pasok manatero, boses ng ordinaryo Pilipino, manatero sa'y walang makakaawan. Yan pasok manatero, walang inuurungan. Pagtama palakpakan, pagmali ay babanatan. Yan ang manatero, boses ng ordinaryo Pilipino, si manatero sa'y walang makakaawan. Ngayon ko lang nakita yung wrinkles ni Coach Oli dun ah. Napapagalataan sa edad ah. Oh, tara na! Oh, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Oh, oh, oh. Oh, ayan na!
Binabati ko po ang lahat ng mga nanonood at nag-antay sa atin. Eto na, simulan na kagad natin. Magbanata na kagad tayo kasi anong oras na, anong pecha ng tagal-tagal yun. Alas 3 na ng umaga, gumakaano kayong tagal-tagal. Pero like-like muna. Simulan na kagad ha, simulan na. O binabati natin mga moderator natin, no, ha? Brian Ike, Cutie Patuti, Jay Gibara, at syempre yung napahiyang si Anharot. Sabi kasi ni Anharot, oh, paasa ka naman, i-announce ka pa na may live ka mamaya, tas di ka naman magla-live, kaya ka nag-live na maaga. Sabi ni Anharot, pwede pahiya siya, fake news siya ngayon. Tama ba ako, Garski? Fake news ngayon si Anharot. Sabi niya kasi hindi ako magla-live. O, di paya ka ngayon, Anharot. O, diba? O, anong tawag sa'yo? O, yan, boo. Jerome! Huwag ka kasi masyadong bida-bida eh. Masyado mo ako pinangungunahan eh. O, ayan, napaya ka tuloy. O, diba? Sabi niya kasi, huwag daw akong, wala, di ka magla-live kasi pinasa mo kami kaya ka nag-live kanina eh. Pala desisyon, kala mo, jowa, nangingilam eh, no? O, diba? Pakisabi na lang kaya Anharot, paya siya. Huwag ka kasi nga nagmamagaling, Anharot, bida-bida ka rin, parang Risiari Roque eh. Kaya itong live ko to, dedicated to sa'yo. Masyado kang bida-bida eh. Buti na lang, kumain akong Jollibee. Pakisabi sa kanya, rewind na lang niya. O yan, tuwan-tuwa tuloy sa'yo si Gray. O ikaw daw kasi nang tanggal ang jacket niya. O diba? Tama ba, Jay Gibara? Ewan ko dito kay Jay Gibara eh. Nanggugulo rin eh. O Jay Gibara, huwag ka na matulog. Aga mo na naman matulog. Tulog-tulog ka na naman dyan. Tapos magpipremiere ka na naman pagkatapos ko. Ayaw na mga banatero siya yung premiere-premiere. Gusto nila mag-live ka rin sa umaga. Wala, bawal yung edit-edit. Kailangan live din. Tama, mali. Oh. Mga banateros, ano gusto ninyo? Yung hindi nagla-live si Jay Gibara, nag-update-update lang, upload-upload lang? O nagla-live siya? Oo nga, premiere-premiere, tapos tulog, ano? This is the mix of... Walang tulugan! Rome! Mag-live ka, anong gusto nyo? Mag-live si Jay Gibara o premiere-premiere lang? O ayan, live, o. Baduy yung premiere-premiere na yan. Kondom yan, hindi naman yan ano eh. O tama, mali. O, diba? O, ayan, paya. Ayaw tuloy-tuloy mga tao. Live, o nga naman, live ka, ang hirap na may... Yung parang nagla-live ka pero wala kaming kausap, sabi nila, oh, di ba? Oh. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh, tama, mali. Oh, palakpakan naman dyan, oh. Oh, start na tayo. Pasok, banat ba? Yoy. One of them, one time. Kalma. Oh, kalma na naman. Kalma ng kalma. Porkit nakahuli lang ng shabs, nagkalma na kagad. Oy, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ngayong araw daw ito, pagkukwentuhan na naman natin ng mga trending sa lipunan. At syempre, kanina nga ho, may part 1 na. Kaya kung hindi nyo napanood yung part 1, mahiyahiya naman po kayo. Hindi nyo masusundan tong kwentuhan natin.
Kaya panoorin nyo yung part 1 para masundan ninyo yung pinag-uusapan natin dito. O, di ba ano ba yung part 1? Yung kanina ho, kaninang umaga, ano oras ba yun? I think it was 7 p.m. Manood po kayo doon, 7 p.m. ho. Ah, panoorin nyo ho. O, ayan ho. Sabi ni Jackie Barra, tsaka wala akong sariling studio, pumapasok mga kapatid ko, mapupuyat. O, nagpaparinig. Gusto daw niyang bumili ng studio. Kasi naman, bilan nyo na ng sariling studio ito si Jackie Barra eh. Alam mo, kung nandito ka lang, bibigyan kita ng studio dyan sa loob ng SM9. Pambira, oo. Hindi, alam nyo, kasi marami hong naiinggit eh. Nung nag-video po ako ng reel doon sa pagkain ng SM9, marami doon mga tansong insimada. Ah, yan lang pala kapalit nyo, pagkain, pagkain, pagkain. Bakit ba? Ano mapakailam nyo? Jackie Barra TV, marami salamat ha, Ma'am Tricia. O, sabi niya, o. Hindi, Alan V, salamat po. Hindi, kasi alam nyo, natutuwa lang din ako dahil napaka-bait-bait naman talaga ng SM9 ho. Napaka-galante nila kahit wala ho kaming bayad doon. At least man lang pinapakain kami, di ba? Hindi pa ba tayo magpapasalamat ho doon? Dapat maging thankful na tayo. At least man lang pinakain tayo, di ba? Hindi, totoo naman yun eh. Kasi mahirap na. Wala na nga tayong sahod doon. Eh, at least pinapakain naman. Di ba? At saka alam nyo, yung mga tanso, naiinggit yan. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi sa kanila, ensimada pinapakain. At least sa amin, may ulam, tatlo pa ulam. Oh. May sabaw. Hindi kumpleto yung pag walang sabaw. Oh, di ba? Tapos may kape pa. Tapos may dessert pa. Oh. Eh sa kanila, ensimada lang. Oh. Pantakin mo, laki ng ninanakaw ng mga government official. Tapos ensimada lang pakakain sa inyo. Show patito, oo nga, show patito naman. At di sa amin merong ano, ha, merong nagagalit sila ba't ko daw kinamay. Sa susunod, yung kanin ang kakamayin ko, gaganunin ko yung kanin. Ilagay ko sa ano ko. Magsado kayong ano, nagmamagaling. Oh, di ba? Anyway, eto na nga, simulan na ho natin kasi palpak talaga yung ano, yung plano nila. Ano ba yung plano nila? Yung plano nilang ibintang kay Pangulong Duterte ang lahat ng mga bagay. Alam nyo, ganito lang yan eh. Sabi nga nila, ano bang purpose niyang paglalantad na yan na kesyo kailangan pang ipalandaka na nakahuli ng ganito-ganito. Alam nyo, ang dami tuloy nasilip ng mga Duterte supporter. Alam mo, mga Duterte supporter, hindi ho yan mga tangan tulad nyo. Kasi ho, kayong mga tanso, tanga ho talaga kayo eh. Pinanganak na ho kayong tanga, mamamatay na ho kayo ng tanga. Yan ang katotohanan sa mga tanso. Ngayon, nakita tuloy ngayon ng mga ilang mga Duterte supporter yung mga palpak na plano ng gobyerno na ito na, alam nyo, gamitin itong pagkakataon na ito para isisiho sa Duterte na naman yung mga war on drugs. Kasi ngayon, basta ang motibo ng administrasyon noon nito, ito ang goal ng administrasyon na ito eh. Ibintang lahat kay Pangulong Duterte. Siraan lahat ng polisiya ni Pangulong Duterte. Yun ang goal nila eh. Masira ang pangalan ng mga Duterte. Bakit to? Kasi nga ho si BP Sara Duterte. Yan ho ang plano nila. Siraan ho ang pangalan ng mga Duterte para ho kay BP Sara Duterte sa 2028. At maipasok nila yung pinsan nila. Na sobrang baba ng ratings. Sobrang baba ng trust ratings ng pinsan nilang si Romualdez. Eh kaya ho eh todo-todo sila na lahat ng mga ikasisira ng gobyerno ni Duterte gawin natin. So isa na nga ho itong bantakin nyo. Talagang naisingit pa ng pamahalaan na ito, itong gobyerno na ito, yung tingnan nyo na, marami kami nahuli na walang namatay. Proud pa sila walang namatay na drug addict ano? Walang namatay na pusher. Walang namatay na mga drug lord. Alam mo, sa totoo lang, ha? Nung iniisip ko nga ho ito, eh. Nung iniisip ko, sabi ko, paano naging positive yung walang namatay? Parang ang dating sa kanila, nakahuli sila ng walang namatay. Alam nyo, sa totoo lang, mas gusto namin namatay. Hindi ko maintindihan, ha? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? May posibilidad pa na papalaya yung mga nahuli dahil sa technicality.
ganyan na nangyayari. Magagaling mo mga abogado. At pag nayari ho kayo ng technicality, it's not because hindi ho sila guilty, but because mali lang yung proseso na ginawa. Technicality nga, kaya nga napapalaya yung iba eh. Marami hong ganyan. Ah, paano naging maganda yun? Sa amin, mas gusto namin tigok. Tama mali. Bakit o? Huling-huli mo na eh. Sa totoo lang, huling-huli mo na eh. Diba? Gusto mong pamabuhay yon, animal na yon. Pasensya na ha. Ewan ko ha, sa inyo ho, kayo. Oh. Ano mas gusto ninyo? Mapalaya pa yung mga ganyan damonyo? Ako tigok na kagad yan. Para hindi na tularan. Paano naging magandang bagay yun? Tama mali. Sandali, para ata nating masyadong pinapaganda ang mga drug lords at saka drug pusher. Paano naging maganda yun? Na sila ay hindi mapatay. Huli mo na eh. May bit-bit na eh. Ako, mas gusto ko mamatay yun. Sorry, pero totoo eh. Di ba ho? Ano mas gusto nyo? Buhay yun? Meron pang pag-asang makalaya yun? Hindi ho, kayo ho. Kayo. Ako nagtatanong ako. Yun ang pananaw ko. Yun ang opinion ko. Kayo, kung ang opinion nyo, bigyan pa siya ng pag-asang makalaya, bahala kayo. Problema nyo na yun. Karapatan nyo naman yun eh. Di ba? Oh, parang from 13, oo nga eh. Ito nga matindi niyan eh. Alam niyo buho ba yan kung na-distribute yan? Kung yan o ay kumalat sa society, ang dami yung namatay. Hindi ko maintindihan, bakit tuwan-tuwa kayong walang namatay? Hindi yung totoo. Sige, oh, tanungin ko kayo. Alam niyo ba kung ilan ang papatay niyan, yung shabu na yan? Tapos tuwan-tuwa kayo? Ha, walang namatay, walang namatay. Eh kung akong tatanungin nyo, may gusto kong mamatay ang mga animal na yan. Pati nga yung nakatakas na backup niya eh. O sa sinasabi ninyo, meron naka-convoy, sabi, di ba? Bakit nakawala yun? Isipin nyo, ilang pamilya ang sisirain niyang elemento na yan. Ilang pamilya ang mawawarak dahil dyan sa yan, dahil sa problema na yan. Tapos, tuwan-tuwa tayo. Ah, walang namatay. Tuwan-tuwa tayo, hihit-hitin niya ng mga kababayan nating may hirap. Oh, eh kung totoong sabsyan ha, kung totoong sabsyan, alam niyo kung sino manghihirap. Yan yung mga may hirap. Kasi yan yung gumagamit niya yung mga may hirap eh. Mahirap na nga sila, ginagamit pa nila yan pantawid buhay, paglakas ng loob. Minsan, ginagamit pa mga truck driver yan. At dahil doon, marami sila na didisgrasya, maraming natitigok dahil doon. Gusto nyo pa mabuhay? Oh. Hala, nag-live nga pero late naman. Sabi mo, 12:30, hindi 3:30. Wala ka pa rin. Nag-live pa rin ako. Ana Rot, nag-live ako. Talo ka, kaya dagdagan mo yan. Dapat nagpustahan tayo eh. Hindi pwede, dagdagan mo pa. Mga gusto ko, kailangan magpakulay ka ng pink ngayon. Diba? Kala ko ba banat ba, hindi ka nangihingi? Oo nga, hindi ako nangihingi. Sa hindi ko kakilala. Si Ana Rot, kilala ko yan eh. Scammer yan eh. De, biro lang ha. Joke lang yun, joke lang yun. Pero kung gusto ninyo magdagdag si Ana Rot ng kulay pink, ilagay nyo number one. Pagtripa natin si Ana Rot. Ilagay nyo dyan, number one. Kasi ano, ito si Ana Rot, nagmamagaling bida-bida eh. Sabi niya, hindi ka naman magla-live eh, nagpaasa ka lang eh. O kung gusto ninyo na magantihan to si Ana Rot, ilagay nyo dyan, number one. Para magpakulay siya ng pink. Tapos isi-share natin yung pink na yan. Okay, Jay Guevara. Jay Guevara, promise ko sa'yo to, isi-share ko yung ibibigay na pink ni Ana Rot sa'yo. O, ibibigay ko sa'yo yan. Oh, ayan ha, para hindi ako tumanggap. Oh, kung ano man yung ibibigay ni Ana Rot ngayong kasunod, ibibigay natin yan kay Jay Guevara. Oh, ilagay nyo dyan, number one, kung gusto nyo magpakulay ng pink si Ana Rot. Bida-bida ka kasi. Erekta Gcash, ayoko, gusto ko sa ano, baka mami, sabihin nila, joke yung pagka-Gcash ko eh. Gusto ko irerekta ko sa channel mo. Oh, pink dapat ha. Oh. O kasi bida-bida ito si Ana Rot eh. Ayan tuloy si Grill, nagalit na sa'yo. Kasi ikaw, tinanggala mo ng jacket eh. O tuloy.
Eto na nga. Next. Tuloy muna natin itong pinag-uusapan natin tungkol kay Sas. Pero maganda bukas pag i-interview natin si Sas. Ha? Ayan. Sige. Sige, Jake Ibarra, sagot kita. Ayan na si Ana Rotbe! Ayup ka ngayon, ano? Kasi ikaw, bida-bida ka eh. Buti na lang may laman na ang card ko. Magkano ba yung 59 euro? Bukas sa bukas, ibibigay ko yung kay Jake Ibarra. Sige na, ayan na, nagbigay na. Ibibigay natin yan bukas kay Jay Gibara. Gusto mo ngayon na, post mo yung Gcash mo dyan, Jay. Isisend ko sa'yo ngayon na ngayon din. Ikaw na mag-convert, Jay, kung magkano yung 59 euro. Ako pa magbabayad sa YouTube, ha? Dadagdagan ko pa. Kasi, syempre, yeah, may bawas siya na 30%, 40%, di ba? Ngayon, ibibigay kong bumbu yan sa'yo, Jay. Para malinis ang konsensya ko na wala akong tinanggap kay Ana Roth, ha? 36 pesos 'yan. Sige. Ilagay niyo 3,600 daw. Totoo ba 'yan? 3,600 daw. Grabe naman si Charlie. Talagang pinost ni ayan na. Sige. Okay. Ipo-post natin, ha. Sandali lang. Lalagay natin, ha, GCash. Sa ngayonan mo, Jay, kung ano, ha, na-send ko na sa iyo, ha. Baka mamaya sabihin ng mga iba, 36 daw. Ayan na. Dali, nawala na yung number ni Jay. Baka sa iba kumasin to. Grabe naman to si Jay. 3-6. Grabe, ha? 3-6, ha? Ayan. 0. Saan na ba yung number, ha? 0-9-6-1. Aha. Bulag pa naman ako. 9-2-4-9-6-8-7. 9-6-8-7. 8-7. Ayan. Ayan. Magkano? 3-7. 3-7. Ayan. Ayan. Ano ba talaga? Ano 6,000? Kayo naman, niloloko nyo ako. Oy, ano yan? Niloloko nyo ako, ha? 3-6 nga lang, eh. Ayan, 3-7 na. Sinend ko na, 3-7. Ayan, ha. Sandali. Takpan mo yung pangalan. Ay. Wala akong pangalan dito. 3-7. Ay, mali. 9-6-8-7 yung nailagay ko. 9-6-8-6 pala, mali. Pasensya na, pero wala na eh. Nabawas na eh. So, wala na. Nabudol pa, no? Ay, mali. Hindi yan. Mamaya pa. Mali. Wala. Na-scam. Wala na. Na-scam na. Hoy, sinend ko na sa'yo. Mahiya ka. Nandyan na, diba? Dali, baka mamaya iba itong na-screenshot ko dito. Ayan, Charlie J. 3-7, ha, sinend ko, ha. Tama yan, ha. Ayan, ha. Ana Roth, ha. Wala akong kinuha sa'yo, ha. Napunta kay Jay lahat yan, ha. Napunta lahat kay Jay. So, ayan, ha. Kasi, yan. Bidubida ka kasi. Ito. Tuloy natin. Ayan na. Tunguloy na natin yung topic. Mamaya na yan. Simulan na natin. Ito pa yung mga post ni Sas Roganda. Uy, bukas. Sure. Ha? Sure bukas. Ang guest natin si Sas Rogando Sasot. Sabi dito, yung pulis na nakahuli ng 13 billion shabs, bakit hindi comfortable yung face expression niya sa press con? Sabi dito, eto pa, The 13 billion contraband they say is yellowish and dark. That's not shab. It is... Naku po, grabe. grabe, oh. Sabi ni Ana Roth, yoko na talaga magbida-bida, promise. Yung mga magbibida-bida ba dyan? Sabihin nyo lang.
Grabe dito, oh. Yung sinabi ni Sas, oh. Tama si BBM, hypotent yan. De, alam mo, ito, ito isang bagay na masasabi natin dito, ha. Expert itong si... si ano si PBBM, ating presidente, expert sa ganito pagdating sa war on drugs. Ha? Kaya alam nyo, maganda, magaling ang ating presidente pagdating dito sa war on drugs. Kaya nakita nyo, sabi ni Sas, oh, tama si BBM, high potent yan. Alam na alam. Sabi dito, the driver of the 13 billion subs van, okay, ay nanggaling sa mga US Army yung mga pamilya niya. Pati siya nag-US Army. Lahat sila, mantakin mo. Alam mo ito, ah, ito. Makinig kayo mabuti. Alam niyo ba na isa ho yan sa mga matataas na bayad sa Amerika? Yung maging ikaw ay sundalo, army. Marami nga akong kaibigan na ganyan, eh. Pagka ang kanilang plano talaga, para makapag-ipon, eh magsusundalo. Kasi ano lang yun, eh, meron lang siyang parang time frame na magsusundalo ka. After nun, pwede ka na mag-retire. Tapos napakalaki ng pension mo. Ganun ang ginagawa ng mga sundalo doon, o mga Amerikano. Ako, I think mga may tatlo o apat ako na naging kaibigan na US Army. Oo. At yung isa nga doon, eh, sabi niya, alam mo ba, ako nga nagpapadistino nga ako sa Afghanistan, eh. Kasi pagka mas delikado yung lugar, mas mataas at yayaman ka talaga. Yun ang sinasabi nila, ha? Mataas na nga yung maging army ka, mataas ang bayad, maganda pension, maganda benefit. Mas lalo pa daw pagka ito ho ay ano na, ikaw ay napunta sa mga delikadong lugar. Ganun daw sa kanila. Kaya nga etong pamilya na ito, according to Sas, eh, according kanyang research, pinakita naman natin, di ba? Sa research po, eh, talagang malaki po ang sahod ng pamilya niya. Nakakapagtaka, bakit pumasok sa trabaho ng pagmamaneho dito sa subs, di ba? Nakakapagtaka ho yan. Libre pa bahay ng family? Oo. Tanong nyo sa mga nasa Amerika ho. Totoo ho yan. Kaya nga medyo there's something fishy about this. Tapos ipaparent lang daw niya yung kanyang sasakyan ng 6,000. Isa siya pa driver. Naniwala kayo doon? Mantakin mo, ikaw nang pinarent mo na nga yung van mo. Ikaw pa driver, binayara ka lang ng 6,000. Medyo yung kwento nila, medyo may pagkapalpak ng konti, ah. Ewan ko nga, eh. Alam mo, ino-observe ako yung mga ensimada vlogger, hindi nila mai-discuss do, eh. Alam nyo kung bakit? Kasi supla ko sila dito. Medyo palpak ko yung mga pinipresenta sa atin. Noong una, sabi ko, baka naman hindi. Baka naman. Siyempre, ganun tayo, eh. Ayoko kagad maniwala sa sabi-sabi. Baka naman hindi palpak tong... baka naman talagang totoo itong nangyari. Ito, ah. Linawin ko, ah. Hindi ko po sinasabing si Pangulong Marcos ang nag-execute nitong plano na ito. Hindi ko po sinasabing si Secretary Abalos ang nag-execute ng plano na ito, ha. At lalong hindi ko rin sinasabing may kinalaman yung pulis dito. Okay? Nililinaw ko lang po. Pero ang sinasabi ko lang dito, palpak ko yung nagplano. Sabi ni Jake Arzobal, pag US Armed Force ka, pwede kang lumabas after 3 years, pwede ka mag, ano to, mag-aral sa university under GI Bill. Oo nga, eh. Grabe nga, eh. Ito yung masasabi nga natin dito. Merong nagplano nito na palpak. At talagang gustong isisi, walang iba, kung hindi yung war on drugs policy. Walang S pala. Meron na naman magagalit dyan. Mga English, ano dyan, eh. Professor. Nagagalit pag nagkakamali tayo sa English, eh. Oh. Di ba, oh? Ibig sabihin, palpak na palpak ho yung pinapalabas nilang propaganda nila na ito daw ay kapalpakan ng administrasyon
ni Pangulong Duterte. Oh. Pero sa totoo lang, ang problema kasi, eto ah, makinig kayo. Pag hindi totoo, ang hirap maipatsi-patsi yung mga kwento. Alam mo yan ng mga kababaihan. Ang magagaling mo dyan, mga babae. Yung mga babae, alam na alam nila pag yung mga asawa at jowa nila pinapatsi-patsi yung kwento. Hindi na nakatugma-tugma. Alam mo yun? Alam na alam nila pag nagsisinungaling yung mga lalaki. Ganyan noon nangyayari dito dahil nga patsi-patsi yung kwento. Tapos nabawasan pa. Ito, nabawasan pa. Tingnan ninyo, ha? Ayan. Sabi pa muna dito, what he is driving might not be subs but Coca-Cola. At yellowish daw at medyo nangingitim. Google search nyo how ang Coca-Cola looks like. And he is not alone. The driver said he is part of a convoy. So asan na yung convoy? Yan ang tanong. May pinalusot. Yung mga ka-convoy, yung pinalusot, siguro ang nagtawag ng, naku po, baker. Ang dami mong alam sas, ha? Hindi ko alam yung mga ganyan terminolohiya mo, ha? Ayun, dumating siguro mga baker, this driver is not ordinary dealer. He is an ex-army. Has athletes, celebrities, and politicians as client in his CrossFit gym in Marikina. Senator Bato, umaksyon ka na. Sana sumagot si Bato dito. Sumagot ba si Bato dito? Itag natin kaya si Bato dito. Naku po. Naku. Mukhang walang sagot si Bato. Umaksyon ka na. Huwag umurong ang ayag. Grabe. May CCTV. Nabasa na natin to. Nandito na pala tayo kanina. Oh, ayan. Sorry. Ayan. Eto daw mga packaging na to ay galing sa sugar mills, possibly in Pakistan. Oh, ayan. Any investigative journalist worth their salt could just check which PH company import sugar deal or sugar or dry feed from Pakistan. And viola! Alasas ang viola! Di ba? Eto pa update. Oh. Matapos ang inventaryo, PNP at PDEA bumaba sa humigit kumulang 1.4 tons mula sa 1.8. O, isipin nyo ha, after daw ng inventory, mula sa 1.8 naging 1.4. Naku po, patay tayo dyan. Bakit nabawasan? Porket Coca-Cola yun, nabawasan na kagad ng 0.4 ton. Tonelada? Grabe naman kayo. Porkit na lamang Coca-Cola yun. Nabawasan kagad. Ang bilis naman mabawasan yan. Dinaig pa yung ano ah. Oh, bilis kilos talaga pagkabawasan ng usapan. Ang bihira, oo. Ang tanong, sino ang nagbawas dun? Yun ang magandang tanong. Grabe, oh, ano? Oh. At least, walang namatay. Tuwan-tuwa pa yung mga ano eh, yung mga ensimada vlogger. O, tingnan nyo na, walang namatay. Yo, ito pa. Ay, iba na to, iba na. Iba na ang kaaway ni Sas dito. Yung ano na. Yung Rappler na. O, nasa na yung 0.4 tons. Okay, walang iba kung hindi na kay... Ayan, oh, wala bang bagong post si Sas? Oh, tingnan nga natin. Oh, ito si Sas, masyado marami sinasabi. Bukas mo na lang i-post yun para may masabi ka naman. Yung tatay ni Sarah bumabanat kay BBM. Yung asawa ni BBM ang bumabanat kay Sarah. Ay! Naku, grabe. Naku. Saan ba galing itong mga revelasyon mo, Sas Roganda Sasot? Ah. Ay! Natawa naman ako dito. Digong to drug syndicates, tetigihin ko kayo. Alam nyo na yun, di ba? BBM to drug syndicates, aabutan namin kayo.
Sabi nito, aabutan can also mean we will give you something. Careful about these words that have double meaning. Oo nga naman, yun ang sinabi ni PBBM sa mga drug syndicates. Aabutan namin kayo. Oh. Yung sa gusto mong taasan si Digong e nauwi pa yung bloodless mo sa bloody hell question na saan ang 3 billion worth of shops na nawala in a day sa inventory? Yung 0.4 na tonelada ng shops ay nagkakahalaga daw di umano ng 3 billion. Naku po. 3 billion? Laki ng pambayad dun sa mga vlogger na naman yan. Tiba-tiba na naman yung mga bangag vlogger. Oy, mga bangag vlogger! Ano na? May kinita na naman kayo dito. Kaya huwag nyo susuporta niya mga bagag vlogger na yan, ha? Ay, talaga ba yan? Totoo ba to? Why exactly the president would claim that the shops are worth 13.3 billion, then later on the agency would change it to 9 billion later? What mathematical sorcery is this? Tanong nyo si, ano, Thinking Panot. Si Thinking Panot, magaling dyan sa mga mathematical eh. Alam mo naman, basta pera, magaling yan si Thinking Panot eh. Diba? Natulog lang tayo, nabawasan na ng 3.7 billion ang estimate ng shops. Ay, grabe naman. Ay, grabe naman yung mga post mo. Grabe naman. Ano to? Sana si Lenny na lang nanalo. At least, itong si Lenny, eh, what you see is what you get. Itong si M, depende sa amats niya. Bastos ka talaga, ano? Ay, BBM, I call that a secret agreement. Agreement? Agreement? Ay, oo nga, alam mo? Belta ni BBM sa Duterte admin. Oh, bakit ako dito? Hoy, ba't mo ako siner? Share-share ka dyan, nakikishare ka. Sandali, ba't mo ako siner? Ano sinabi ko dito? Ano ka ha? Oh, wait lang. Ay, grabe. Hindi ka nagpaalam, ha? Sabi ni Shaz, final na ba yan? From over 2 tones to 1.8, now 1.4. Ano na ba talaga? Alam mo, grabe din, ha? Grabe, ha? Grabe yung ano nito, ha? 3 billion, daming Ducati niyan. Oo nga, eh. Dami rin yung camera niyan. Alam mo, maganda talaga makausap natin ito si Sas bukas sa mga akusasyon niya, di ba? Tingnan nga natin yung mga akusasyon niya. Bukas, malalaman nyo yan. 8 to 9 p.m. Panoorin nyo po sa SMNI. Ha? Manood po kayo sa SMNI bukas, 8 to 9. Gigisahin natin ito si Sas. Tatanong natin yung mga gusto ninyong itanong. Di ba? Pag-usapan natin yan. Naku po, matindi, malupit, malupit. Okay. Eto na. Eto naman, oh. Meron naman pang mga iba pang dapat tayong pag-usapan dahil eto, maganda ito. Alam mo, natuwa ako dito, ha. Alam mo, Senator Villanueva, pumupuntos ka sa akin, ha. Pumupuntos ka sa akin. Palakpakan natin to. Panoorin natin to. Ang ganda na sinabi niya. Perfect! Actually, sinabi natin to, eh, di ba? Sinabi natin to, kaya sabi ko, nako, Senator Villanueva. Habang tumatagal, gumagandang lalaki ka, tsaka ano, gumagaling ka, ha? Eto, panoorin nyo, ha? I really believe so that it's just a plain, simple propaganda of the Chinese government. Ako, wala akong kaduda-duda that this is part of their plan. This is part of their strategy. So, let's not fall into their traps.
propaganda ng China. Yon! Ganyan inilarawan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea. Para sa mambabatas, kasama ito sa strategiya ng China para pag-away-awayan ng mga Pilipino sa Yon! Issue ng West Philippine Sea. No one believes it is binding. I mean, all of us know that it's void. Granting without admitting that there's indeed a gentleman's agreement. Do you think China is that ridiculous and I'm sorry to say this because somehow they're playing dumb na kunyari i-implement ito. Alam naman nila hindi may implement ito. There is no shred of... Ang ganda ng punto ni Villanueva dito, ha? Alam mo kung bakit? Parang sinasabi niya dito, so walang... hindi binding kasi walang dokumento. Tapos maniniwala ka lang basta-basta because there's a gentleman's agreement? Parang sinasabi niya, common sense naman. Kung totoo yung sinasabing there is a gentleman's agreement, would you think China would believe Duterte? Na, oy, ito, usapan natin ha, ganito tayo, ganito. Maniniwala kaya yung China? Nang wala man lang binding, sabi na nating dokumento na para ho talagang, ito yung kasunduan natin. So ibig lamang pong sabihin, napakalabo na there is a gentleman's agreement without any document. At the same time, tama rin sinasabi ni Senator Villanueva dito. Bakit tayo maniniwala sa China? Akala ko ba, sila yung merong mga gustong mangyari na hindi natin pinaniniwalaan and yet, this time, pinaniwalaan natin. Remember, sila yung nagsasabing kanila yan. They are insisting na kanila yan. They are insisting na yung 9-9- na yan. Ayaw nating maniwala. But this time, sinabi nilang meron kaming usapan. Binibenta sa atin, may usapan kami. Tapos ang bilis nating maniwala. Anong sorcery yan? Anong katarantaduhan po yan? Pasensya na, ha? Hindi ko maintindihan bakit itong gobyerno na ito ayaw maniwala sa China, pero nung sumyut na sa kanilang propaganda na siraan si Duterte na i-connect sa China, abay pambihira, agad-agad naniwala. Kaya nga tama yung sinabi ni Villanueva dito, propaganda lang ng China yan, gentleman's agreement, ang talino mo. Hindi totoo, ha? Dahil sa ano mo yan, napakatalino mo talaga. Pogi points ka sa akin, Senator Villanueva. Pogi points ka sa mga banateros. Yan ang dapat talaga sa atin, yung mga ganyan, Kasi ito si Senator Villanueva, hindi naman po ito masasabi nating Duterte Senator, di ba? O yung sabihin, hindi naman to supporter ni Duterte. Pero kita mo yung lawak ng kanyang isip. Sandali, huwag tayo maniwala dyan. Ba't tayo naniniwala? Di ba? Bakit tayo naniniwala sa isang bagay na ang nagsabi yung supposedly kumakalaban natin? Ba't tayo ganun? Sino ba talaga ang kalaban natin? Di ba? Sino ba talaga ang kalaban natin? Yung China ba o si Duterte? Si Duterte kasi. Pero sabi nga ni Jay Guevara, Senator Villanueva, ingat ka. Dahil nagsalita ka ngayon ng hindi naaayon sa plano ng administrasyon na to, baka sunod ka. Baka buhayin ng mga patay na mga kaso. Kasi magaling bumuhay ng patay itong administrasyon na ito. Lahat ng mga kasong patay na, na-dismiss na, baka bubuhayin. Hindi, tandaan ninyo, dismiss na yung kaso ni Kibuloy. Pero nabuhay nila. Alam ko ha, ito ha. Yung kaso ni Senator Villanueva, na-dismiss na yan . Yung akusasyon sa kanya, in fairness ha, yung akusasyon sa kanya, na-dismiss ho ng korte yun. Kasi hinatulan siya ng ombudsman. Alam ko, Sandigang Bayan yun . Pero dinismiss ng korte nung inapil nila. Ibig sabihin, mali. Naku po, Senator Villanueva, easy. Baka isunod ka at buhayin nila yung kaso mong yan. Naku po. Pero alam ko namang matapang ho ito. Hindi, matapang ho ito si Senator Villanueva. In fairness, matapang ho itong maman to. Lalo na
anak po ito ni Brother Eddie Villanueva. Ito, in fairness, nakikinig ako dati kay Brother Eddie Villanueva. Isa yan sa mga pinakikinggan, sa dami ng pinakinggan ng tatay ko. Isa yan si Brother Eddie Villanueva. Kaya si Brother Eddie Villanueva, nagsimula yan bilang active, alam ko nga buhay niya, aktivista sa, alam ko, Adamson. As eventually, naging pastor rin. Kaya itong anak din niya, may pinaglalaban o ito. Kaya believe tayo sa mga ganito. At eto si Senator Villanueva. Akin lang naman po ito. Madeline, lahat salamat po. Eto si Senator Villanueva. Gusto ko ito. Ayoko itong mawala sa Senado. Kasi isa ho ito sa mga tumatayo pagdating mo sa Christian faith na mga batas tulad ng against po siya sa SOGI bill, against po siya sa abortion, against din po siya sa... Sorry. Hindi pala Adamson. Pasensya na. PUP pala. Tama. Thank you for correcting me. Sorry, hindi Adamson, ak. I stand corrected. Adamson kasi yung ano eh. Basta. PUP pala. Sorry naman. Oo, sa divorce law. Tumayo ito eh. Kaya ako, para sa akin, that is enough. You know why? Marami tayong mga mambabatas na medyo hindi na tumatayo sa tama pagdating sa issue ng SOGI bill, same-sex marriage, abortion, sa divorce. Kaya ako, boto ako dito kay Senator Villanueva. Isa ito sa mga ilalaban ko ito. Document, clearly, they want us na mag-away-away. Yan. They want us na mag-divide tayo. Yan. And it should not be the case. We are somehow falling into the trap of this bullying nation. Yan! Yun eh! Diba? Tama eh! Yun! Diba? Bakit to? Yun talaga yun eh. Tama sa sinabi niya eh. We are falling into the trap of this bullying nation. Akala ko ba bully sila? Eh bakit tila atang nagpapabully tayo? Remember, one of the technique para bulihin ka ng isang tao is to make them believe yung kanilang propaganda. Mag-dictate sila ng kanilang propaganda sa atin. That's a form of bullying. Hindi ko maintindihan bakit naniniwala tayo sa propaganda ng China. Bakit ganun? Di ba? Hindi ko talaga magets eh. Bakit po ganun ang nangyayari sa atin ngayon? Akala ko ba bully ang China? Akala ko ba tinatayuan natin ang pambubuli nila? And yet we are falling under their trap. Di ba? Anak ko po. Lahat nagsasalita na, lahat biglang naging eksperto, no? Kaya... Oh, tama! Sino ba yan? Si Rocky ba yan? De, alam ko kung sino yung sinasabi niyang... Ako, basa ko lang naman na, yung mga sinasabi niyang eksperto, yung mga galing-galing sa Twitter, na akala mo sino silang magaling, di ba? Kasi ito na lang dito, isang halimbawa na dyan yung dating bitter na host dyan sa SMNI, si Mike Abe 8 Minutes. Si Mike 8 Minutes Man Abe. Alam niyo kung bakit? Yan to si Mike Abe, sa totoo lang ho, nagmamagaling pagdating sa issue ng China. Walang kaalam-alam mo yan. Ipapaliwanag natin kung bakit walang alam mo yan ha, pagdating sa China. Ang sa kanya... Meron mga kasi, bawat vlogger may kanya-kanya ho silang mga expertise eh. Halimbawa, yung mga anti-tulpo, katulad ni Libayan. Si Libayan, lahat na lang ng sasabihin ni Tulpo, galit siya. Yung mga katulad naman ni Mike Abe, lahat na lang ng sasabihin ni Duterte at ni Kibuloy, galit siya. Ganyan yung mga yung mga, eto naman si Melo Yap, lahat ng sasabihin naman ni Libayan, galit din siya. May mga ganyan talagang mga vlogger. Naintindihan nun natin. Kaya lang, di ba ho, pagdating sa issue ng China, at saka ng Pilipinas, sa West Philippine Sea,
Eh, wag naman tayong magsalita ng tapos na kaagad. Kasi alam mo, kaya nga tayo eh, di ba? Pagka every time tayo nagsasalita tungkol patungkol dito sa China, tinitingnan natin yung mga eksperto. Tulad mamaya, may papanoorin tayo tungkol sa eksperto na nagsabi tungkol dyan sa China. Pakinggan ho natin. Kasi sila ho yung talagang alam. Eh, anong alam ni Christian Isguera? Anti-Duterte yan. Di ko alam kung merong mga kaibigan na tokhang yan eh. Kaya siguro anti-Duterte yan. Itong si Llamas, natural. Si Llamas, i-google ninyo. Llamas at saka Ontiveros. Google nyo. Si Llamas, alam mo naman, bata ni Pinoy yan eh, di ba? Kaya matik na yan, anti-Duterte yan. Oh. Tapos nagmamagaling pagdating ho dyan sa issue ng West Philippine Sea. Oh. Panawagan niya maging sa mga kapwa niya senador magkaisa sa usapin ng West Philippine Sea at magkaroon din ng gobyerno ng master plan sa pagtugon sa issue. No, kayo na rin nagsabi, hindi lang sa social media, hindi lang you know, bloggers left and right, even politicians, even those who have influence and power in governing this nation eh kasama sa mga na-ooperate, whether knowingly or wittingly or unwittingly. I'm begging and appealing to all concerned stakeholders, let us put our acts together and be Filipinos for one time lang. Magkaisa po tayo. Dahil... Alam mo, ang problema kasi, Senator Villanueva, masyado nilang ipinupolitika ito. Yun ang problema kasi. Wala na, alam mo yung mga Duterte supporter? Hindi naman sila pro-China eh. Ang amin, ito ha, mga Duterte supporter, ayaw natin na tayo ay makipaggera. Tayo dapat ay manindigan sa pagbubuli sa tamang paraan na hindi nahahantong sa gera. Pwede naman nung kausapin na lang na maayos. Tandaan ninyo, wala ho sa kasaysayan ng China ang nananakop. Wag mo natin kakalimutan yun. Saan sa kasaysayan ng China nananakop sila? Pag nasagot nyo ako, sige, medyo papayag po ako. Pero never sa kasaysayan ng China, madalas ho sila dito noong panahon ng Espanyol, panahon ng Japan, pero bilang ano? Bilang show pauman. Ay, mali. Bilang nagbebenta, nangangalakal. So, yun yung sinasabi natin. Bakit ho nila ginagawa ito? May dahilan ho sila. Tandaan ho natin, nangyari ho lahat itong pambobomba na ito. Nung tayo ay nagsimula ng magpagamit sa Amerika. Yun ho ang katotohanan. Hindi ko sinasabing perpekto ang approach ni PRRD pagdating ho sa China. Maaari, hindi ako sure kasi hindi naman ho natin alam lahat. Maaaring may part na may pagkamalambot, pero gayunpaman, naging epektibo. Bakit ho kanyo? Kasi nakakatulong ho eh, nung nagka-problema na yung mga mangingisda, kinausap ni Pangulong Duterte, it eventually, nakapangisda na ho yung mga mangingisda natin. There is a problem, kasi nga, it is a disputed island. Disputed yung lugar na yan. So, ibig sabihin, talagang pag sinabi mong disputed, pinag-aawayan. Oh. Ang maganda dyan, nag-uusap kasi nga nag-aaway. Diba ho? Very, ano yun, very basic ho yun. Pag may problema, may disputed o pinag-aawayan, dapat nag-uusap. E ang nangyari sa atin, kesa nakipag-usap tayo, nagsumbong tayo. Mami. Oh, pumunta tayo dun sa kuya natin na hindi naman kuya ang trato sa atin. Yung Amerika. Eh alam naman po natin, galit na galit ang China dyan. Kesa na natulungan, kesa na humapaw ang... mali, ano ba yung Tagalog yun? Humapa. Hindi. Jumapa. Kesa na ano ho tayo, kesa na tayo ay lalong naging peaceful ang solution, lalong nag-init. Yun nga yung sanang ini... Humupa! Ayun! Magaling ka na naman, Anhart, ha? Pero salamat. Kesa na humupa yung usapin, kesa na ano, lalo hong nagkagulo, eh. Kaya nga sana po,
Ako ah, sabi nga ni Sas eh, ano ba solusyon dito? Back to the round table, ika nga. Talagang magkaroon ng matinong pag-uusap. Kasi ito eh. Ito ah, pakinggan ninyo. Simpleng-simple lang eh. Yung pangulo natin, nakipag-usap sa Amerika at sa Japan. Yung Amerika, nakipag-usap sa China. Sino ba nag-aaway? Di ba? Sino ba nag-aaway? Tayo at saka China. Tama, mali. Bakit hindi tayo nakikipag-usap? Bakit hindi natin anyayahan ng China? Tara, upo tayo, pag-usapan natin to. Anyway, tayo naman na may problema dito eh. Bakit tayo, instead na nakipag-usap sa China, nakipag-usap sa Amerika at sa Japan? Tapos, yung Amerika, nakipag-usap sa China. At eto, masama. Ini-expect sana natin na ipagtanggol tayo ng Amerika sa China. Nagsumbong kasi tayo sa Amerika. Anong pinag-usapan ng Amerika at China? Yung maganda nilang relasyon. Muntakin mo, nakipag-usap ang China at... nakipag-usap ang Amerika at China? Nag-usap silang dalawa. Akala natin ang pag-uusapan na nila yung sigalot natin. Hindi pala. Ang pinag-usapan nila kung paano sila maaayos. Eh bakit hindi na lang tayo nakipag-usap? Yun lang yung simpleng tanong. Bakit hindi na lang tayo nakipag-usap? Nang masinsinan. Magkumprontahan tayo. Ano ba? Bakit nyo ba kami binobomba? Ano ba talaga? Ano ba? Kaya nga, eto ha. Kaya nga, may ambassador sila dito eh. Ano pa ang silbi ng ambassador nila dito? Kung hindi rin naman natin sila kakausapin, patalsikin nyo na yung ambassador nila. Hindi, kasi that's, yun ang isa sa mga papel ng ambassador eh. Para pagka gusto mo na makausap yung bansa na yun, yung kaya nga ho ambassador eh, parang ang trato ho dyan, yan yung nagre-represent sa presidente. Kung ano, kaya nga ho sila diplomat, di ba? Kasi nga, parang ang dating, kung anong gawin mo dun sa ambassador, parang ginawa mo sa presidente ng China. Yun ang kanilang purpose. Eh bakit di na lang natin, nandito pala sila eh, bakit di natin kausapin? Shh, halika nga dito. Pwede ba mag-usap tayo na matino? Ba't yung kami binobomba ng tubig? Ano ba talaga? Ano ba? Ano? Magbobomba na ba tayo? Gegera na ba tayo? Oh, sabi nito, Sir Banat, huwag po nating kalimutan kung sinong unang tumulong na nagpadala ng vaccine sa atin. Correct. China, unang nagpadala. Ang US, inuna ang sarili at ibang kalyado. Merong punto yan ha. May punto si Sir o si Madam. Sino ba nang gano'n nun? Oo, may punto. Si Lance. May punto siya dun ha. Sabi niya, totoo naman. Kasi alam mo, eto ha. Ang tunay na kaibigan ay nalalaman mo yan sa mga panahon na ikaw ay bagsak, ikaw ay nanghihina, ikaw ay nangangailangan. Hindi ho ang tunay na kaibigan eh tuwing may party. Ay, party. Tuwing may kasiyahan. O di kaya eh, kung sila ay may pakinabang. Ang tunay na kaibigan, nalalaman natin yan pag tayo ho'y nagigipit na. Di ba ho? Bakit ho? Yung mga kaibigan na walang kwenta, pag tayo nagigipit, iniiwan tayo. Tama ho? Tama mali? Di ba? Eh nung tayo ho ay nagkagulo na ang buong mundo dahil sa bakuna na yan. Dahil sa COVID na yan. Sino ho ang unang tumulong sa atin? Yung Big Brother ba natin? O yung nambubuli sa atin?
China din ang nagbigay ng brand new na mga armas nung kasagsagan ng gera sa Marawi. Naku po. Nagkakabukingan na. Yari tayo dito. Nagkakabukingan na. Naku, nalalaman na. Ay, naku. Tapos nagpadala uli ng 500,000 na COVID. Hindi, alam mo, itong ang problema eh. Tama talaga si General Luna eh. Tayo ay naliniwala sa pag-ibig ng... Alam na. O, di ba? O, tuloy na natin to. O, tuloy. Dambuhala itong kalaban natin. Ang nakakaingit sa kanila is lahat. If you do this, may strategy na sila. If you take this path, may strategy na sila. So, I pray na meron na rin tayong ganun. Ayon kay Senator Villanueva, hihilingin niya kay Senate President... Parang gusto ko lumipat sa UNTV, ah. Joke lang, ah. SM na, biro lang, biro ko lang kayo, biro lang. President Juan Miguel Mixuberi, na pag-usapan mo... Mag-senador na lang kaya ako. Para ma-interview tayo nito ni Harleen. Ito ang Harleen na maganda. Meron kasi akong alam na Harleen, dugyot eh. Oh. Dugyot na assuming pa. Ito yung Harleen na maganda, oh. Talay. Ang lahat ng mga senador sa isang caucus. Ang kinis, oh. Ni Harleen. Ah. Bakit? E kasi may kilala kaming Harleen na dugyot na. Assuming pa. Para pang pinirito yung mukha. Grabe ka naman, Anharot. Kung sa isang public hearing o executive session gagawin ang panukalang imbestigahan ng Senado ang sinasabing gentleman... Harleen Delgado, ah. Pwede kaya natin kunin tong... Eh, si Minay, meron kaming kukunin co-host. Recruitin natin to. ...agreement. Anya, may mga ilang senador kasi ang nagpahayag ng agam-agam kaugnay nito. It's a part of national security. Habang nagsasalita tayo ngayon sa harap ng camera, alam natin na may mga nakikinig po dyan. Alam natin na ang bawat galaw ng pamahalaan pinagmamatsyagan. Magbabalik ang sesyon sa Senado sa April 29, kung saan mayroon na lamang 4 na linggo ang mga senador bago mag-Senedia adjournment. Harleen Delgado, UNTV. Harleen Delgado. Harleen. Grabe, ah. Perfect itong balita na ito. Magaling ka dito, Harleen, ah. Hindi, perfect talaga eh. Baka kala ninyo dahil lang maano si Harleen, ah. Pero hindi, kasi magaling talaga eh. Magaling talaga yung pagka-report kay Senator Villanueva. Tama ho talaga eh. Hindi ho dapat tayo nagpapaniwala sa China dahil pinag-aaway-away tayo nitong China. Kita nyo kung bakit gumulo yung... Ito, ah, yung issue sa West Philippine Sea. Issue na Duterte at hindi na issue ng China. Di ba ho? Alam mo, eto ha, may papakita tayo. Napakaganda nitong, eto ha. Sandali, asa na yun. Eto. Napakaganda nitong illustration na to eh. Ha? Oh. Pakita ko sa inyo ha. Ganda to. Ayan, ito. Ayan, oh. Kita niya yan. Oh, ayan, ha? Mapa, Kalayaan Island Group. Hmm. Kita nyo? Di ba? Anong pinakamaraming hugis dyan? May kanya-kanyang hugis yan eh. Ng kanilang bandila. Oh. Sa island na yan, ayan o yung mga nag-ookupa. Ito ay ano ha? Ito ay sa ating Kalayaan Island Group. Which is, sabi nga nila, eh, sa EEZ natin to. Ayan, oh, kita nyo yung EEZ. Ayan, oh. EEZ, oh. Ayan. Yung EEZ na yan, na yung sinasakop, nasakop o parte ng ating economic zone, exclusive economic zone, ang karamihan na umuokupa ay, ano? Vietnam. 21 ang Vietnam. Taiwan, 1. Malaysia, 5. Brunei, 2.
Philippines 9, ang China 7 lang. Eh halos kalapit nga lang siya na Malaysia. Ang Vietnam, 21. Time is 2 ng China. Kaya nga ang matinding at malupit na matindi at kagimbal-gimbal na tanong dito, bakit ngayon ka lang, Harleen? Ay, hindi, mali. Bakit China ang inaaway natin lang? Hindi ko sinasabing huwag natin awayin ang China, ha? Bakit China lang ang inaaway natin at hindi natin inaaway ang Vietnam? Ah, bek. Ganyan mga yan, eh. Ah, bek. Bakit kanyo? China lang. Alam niyo kung anong tanong dito? Ayun, time is 3. Hindi pala time is 2. Tama kayo sa, 7 plus 7, 14 plus 7, 21. Oh, bakit time is 3 ang bilang ng Vietnam kaysa sa China, and yet galit na galit tayo sa China? Eh di ba kung galit na galit tayo sa China, di ba dapat tatlong beses na mas galit tayo sa Vietnam? Bakit kanyo hindi tayo nagagalit doon? Ang makatamang sagot, may turotot. Alam niyo kung bakit? Kasi wala hong kinalaman si Pangulong Duterte sa Vietnam. Hindi yung madadamay si Pangulong Duterte sa Vietnam. Eh since nag-Chinese chinyang mo si Sara Duterte, kailangan natin mas didikit sa propaganda ng gobyerno na ito ang China. Mas magagalit ang tao sa China dahil nga ho kay Duterte. Kaya hindi ho swak sa propaganda nila ang Vietnam. Pangalawa, wala hong kapakipakinabang sa Amerika kung awayin ang Vietnam. Tandaan ninyo, may sigalot between China and US because of the issue of Taiwan. Naando ng issue eh. Kaya gustong awayin ng Amerika itong China, it is because of the Taiwan issue. Di ba? Dahil nga sa pag-aangkin ng China sa Taiwan, na pinoprotektahan naman ng Amerika. So, definitely, ang kalaban ng Amerika ay China, hindi ho ang Vietnam. Kaya, naturalmente, kailangan ng kakampi ng Amerika. E tayong mga little brother ng Amerikang utu-uto at tuta ng Amerika ang ating gobyerno ngayon, eh, awayin natin ang China. Gagamitin natin ang Pilipinas. Ako, nagtatanong lang naman ako sa inyo, mga kababayan natin. Tuloy-tuloy pa rin po ba tayo magpapauto sa Amerika o tayo ho ay gising na sa katotohanan na tayo ay inuuto lang ng Amerika? O, linawin ko uli sa mga medyo mahina ang kukote, yung brain medyo kapiraso lang, ulitin ko, hindi po kami pro-China. Hindi po namin yung pinagtatanggol ng China. Ang sinasabi natin, huwag natin sakyan ang kwento ng Amerika. Alam natin nang bubuli na China ngayon because of what is happening right now. Alam natin yan. But the best solution, hindi kumampi sa Amerika. The best solution is to talk to them. Kausapin natin. Upo, akala ko ba meron ng direct communication ng ating presidente sa kay Xi Jinping? Siya ho nagsabi niyan. May direct communication na. Ba't di natin kausapin? Ba't hindi natin madaan sa usapan?
Nagtsatsaga tayong kausapin itong mga Amerikano na hindi naman tayo pinakikinggan. Di ba? Hindi ko sinasabi ah, na huwag awayin ng China. Hindi yun. Ipagtanggol natin kung ano yung dapat natin ipagtanggol. Pero sa tamang paraan. Sa tamang paraan. Eh akala ko ba matapang kayo, tapos ngayon natatakot kayo na kausapin itong China. Oh. Ito ha. Itanong natin sa eksperto, yung nakakaalam talaga kung ano nangyayari dyan. O, pasok! Ang tinutukoy po natin, walang iba, kundi si Retired General Hermogenes June Esperon Jr. General Sir June, maayong gabi sa Admar, si MJ sa SMN Nightline News. Magandang gabi sa inyo! Snappy salute! Sir, kamusta na po kayo? Ano po ang pinagkakabalahan niyo, Sir June? Ngayon pong wala na po kayo sa pamahalaan muna. Magandang gabi sa inyo, MJ Mondihar and Admar Vilando, ang ating mga main anchors sa SMNI Nightline News. At pakipaabot na rin ang aking pagbati sa mga kasama nating iba dyan. At kung nakikinig man si ang ating pinagpipitaganang Pastor Apollo Sikibuloy, kumusta na rin siya. Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa SMNI. Sa lahat ng social media at sa radyo. Sir, kayo po ay kasama ni dating Pangulong Digong sa China at sa nakaraang press conference. Ito ba yung gusto niyo ipalit sa akin? Ito ba, si MJ ba? Gusto niyo ipalit sa akin? Joke lang. Mabait siya, napakabait ng MJ na yan, ha? Conference po niya, ay naikwento niya po yung pagtatagpo nila face-to-face with Chinese President Xi Jinping. Ayan! Bahari niyo rin po bang maikwento kung yung mga ganap, sir, in your account on that day? Oh, well, yes. Kung matatandaan natin ay noong July 12, 2016, doon ilinabas yung arbitral ruling tungkol sa West Philippine Sea. At ang gabinete kasama ang Pangulo ay pinag-aralan ng mga sinasaloob ng arbitral ruling. Kaya halos lahat ng cabinet members ay alam yan. Very conscious tayo dyan. Including the fact na meron tayong exclusive economic zone, which is actually an economic right or sovereign right ng Pilipinas. At nandyan din yung current na problema natin noon sa Scarborough Shoal. Dahil napaalis tayo doon, kaya hindi masyado o hindi nakakapangisda ang mga Pilipino. Kaya noong ang Pangulo ay pumunta sa China for state visit, magkasunod yun eh. Ang alam ko, inuna muna ang Indonesia sa mga binisita ng Pangulo. Pagkatapos ay sumunod na ang Brunei, then pumunta sa Beijing. We were in Beijing in October 18 to 21 for the state visit. At natatandaan ko pa kung anong pinag-usapan doon sa Great Hall of People. Parang sa kabila ng table ay yung Chinese officials led by President Xi Jinping. And of course, kami naman dito sa kabila ng table. At may mga translations, siyempre, dahil hindi naman tayo magkapareho ng language. Ang mga natatandaan ko doon ay ilinabas ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung arbitral ruling. Gusto niyang ipaalam at ipadama at ipakita ulit kay President Xi Jinping. Siyempre ba, dahil si President Xi Jinping ay hindi naman sila sa China, ay hindi naman sila pumapayag sa resulta ng arbitral ruling, ay sinabi niyang hindi namin kinikilala yan. Sabi naman ng ating Pangulo, marami sana kaming gustong sabihin sa inyo, including yung economic benefits at yung fishing rights ng Pilipino dahil traditional fishing ground yung Scarborough. Yun ang mga gusto naming makamtan galing sa inyo.
nabanggit ng Pangulo na gusto niyang tignan mabuti kung ano ang kayang makuha pa ng Pilipinas tungkol sa energy o yung natural gas. And of course, yung pangingisda ng mga Pilipino sa buong West Philippine Sea. Kasi napaka-importante yun, hanap buhay yun. Ang natatandaan kong sagot ng Pangulong Xi Jinping, kung ipagpupumilit ninyo yan, ay magkakaproblema tayo. At nagkaroon ng discussion. Ang ending nun ay sinabi ng ating Pangulo na Mr. President, ilalagay ko ulit ito sa aking bulsa. Ngunit sa mga hinaharap pang mga taon ay babanggitin ko ito sa inyo ulit, itong aming mga karapatan sa West Philippine Sea. Yan ang natatandaan kong nangyari noon. At napakaganda. Nagsimulang maging mas malamig ang o hindi na padalos-dalos o mainitan ang ating relasyon sa China dahil parang nabanggit na ng Pangulo yung kanyang gustong sabihin, nabanggit din ng Pangulong Xi Jinping yung gusto niyang sabihin tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang mga recollections ko dyan, MJ. Opo. So, malinaw sir, na hindi niya ipinagpilitan, kasi nga, ang delegasyon ay nagpunta ng China, hindi niya pinagpilitan sa harap ng presidente ng China, inatras niya at nanatili po yung status quo o yung galangan sa pagitan ng dalawang lider ng Pilipinas natin, ni former President Duterte, at ni Chinese President Xi Jinping. Ganun po yung nangyari, General. Tama. Kasi, ang nangyari kasi, nagkaroon ng build-up ang China sa primarily sa tatlong isla, sa Mischief Reef, sa Subi Reef, at saka sa Fiery Cross Reef, na kung saan nagkaroon ng 3-kilometer runways ang China dyan sa loob ng 2013 up to 2016. Noong sumampa na sa ang administration ng Pangulong Duterte, ay gawa na yung mga airstrip dyan na mahahaba at may mga military buildings na dyan. Ang ibig sabihin ng kung meron man silang usapan tungkol sa status ko ay huwag nang gumawa pa ng ibang estruktura. Dahil ang alam ko kasi noon, pinag-uusapan natin yung Declaration of Conduct. Meron tayong Declaration of Conduct na dated 2012 pa. Pero non-binding yon. Kaya ang ating hinahabol ngayon sa panahon ng Pangulong Duterte ay yung Code of Conduct na magiging binding. Natapos ng lahat na tayo ang chairman ng ASEAN tungkol doon na ibigay sa ibang bansa na, ngunit hindi natapos yon. Dahil mahirap na usapin yon. Yung tungkol sa Code of Conduct. At alam ko, tinutuloy pa rin bilang isang pangunahing usapin kung nagmi-meeting ang ating mga pinuno tungkol sa West Philippine Sea or in general, the relations between China and the Philippines. Masasabi ko lang na ang foreign relations ay hindi, kung halimbawa pumasok ang isang pangulo sa 6-year term, he is not entering into a vacuum. In other words, may mga nangyari na sa relasyon ng buong ng dalawang bansa na dapat ay natitake up na natin yan dahil pagkaalala ko, July pa lang, isa sa mga unang ginawa ng Pangulo ay kinonvene niya ang National Security Council. At ako naman yung bukod sa pagiging Director General ng Security Council, ay ako din naman ang chairman ng National Task Force on the West Philippine Sea. Kaya medyo tutok kami dito sa NSC tungkol dito sa West Philippine Sea dahil
very fresh yung usaping yan. But we are, of course, aware and conscious na maski namang anong administrasyon o anong oras, ang namumuno o ang punong arkitekto, prime architect of the foreign policy is always the president. Whether that's Benigno Aquino III or Rodrigo de Roa, Duterte or Ferdinand Marcos Jr., kung sino yung Pangulo. He is the architect of foreign policy. Opo, sir, para po sa kabatiran po ng ating mga manonood, maaari niyo po bang maibahagi sa amin, sir, yung dynamics sa mga teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea? I bet meron po kayong mga presentasyon na nais ibahagi po sa ating mga kababayan. Yan. Sige. Makikita nyo dyan sa... I hope na nasa inyo pa yung files natin tungkol sa mapa ng Pilipinas. Ano? Mm. Ito, halimbawa, nakikita natin sa screen ngayon itong mapa ng Pilipinas at pinapakita dyan yung sa kaliwa, yung exclusive economic zone. At yan ang 200 nautical miles from the shoreline. At meron namang Municipality of Kalayaan, which was proclaimed by President Ferdinand Marcos Sr. through Presidential Decree 1596 in 1978. In other words, mayroon tayong claim dyan. Ang China rin naman ay may claim dyan dahil ang tawag nila dyan sa lugar na yan ay Qingdao or isang parang isang isang probinsya. So sa mapang yan, makikita nyo ang mga boundaries natin. Meron din tayong mapa kung nasaan ang mga holdings natin or kung saan ang mga posisyon natin. Naipadala ko yan sa inyo. Pakisunod lang yung isang mapa. Ito, i-focus natin ito. Makikita natin dyan na mayroong parang ayan. Makikita natin na ang Pilipinas ay may limang siyam na posisyon, ang China ay pito. Ang Vietnam ay 21. Ang Taiwan ay mayroong isa, pero yan ang pinakamalaking isla dyan sa West Philippine Sea. Ang Malaysia ay may lima, at ang Brunei ay may dalawa. Itong polygon na nandyan sa kaliwa ng Palawan, iyan ang presidential decree ng Kalayaan Island Group. Mayroong nakalagay na KIG. Yun namang exclusive economic zone ay may guhit. May guhit na parang pabaluktot na may markang EEZ. Makita nyo yan? Oo, kita-kita. Ngayon sa Vietnam pala, ay mayroong labing isang isla na okupado niya. Nako po. Yung may one star. Labing isa na nasa loob ng ating EEZ. At yung China naman, okupado niya yung Mischief Reef. Yan ang isang linagyan. Yan sa may gitna. Linagyan ng 3-kilometer airstrip at mga buildings. Doon sa bandang taas, sa kaliwa, nandoon ang Subi Reef na katabi ng Pag-asa. Mga 20 miles ang pagitan ng dalawang yan. Yung Subi, ginawa ding 3-kilometer airstrip. Dito sa kanan, may nakamarka dyan na Fiery Cross. Yun yung pangatlong airstrip. So makikita nyo. Grabe naman, no? Mga bumabanat dyan, sabi nila. Kawawa naman si Cass Jarrett. Bubo kasi yun, eh. Hindi, yan. Alam mo, intindihin nyo na lang sila.
Wala ko tayong magagawa dyan eh. Basta ikaw, inutusan ka eh. Pwede, alam mo, pag inutusan ka, kahit baluktot na, talagang sasabihin mo pa rin. Ako, nagtatanong lang ha. Ako, halimbawa, ikaw, vlogger ka, Jay Guevara, di ba? O, mare, bibigyan ka ng... Halimbawa lang naman. Di ko sinasabing ganito ha. Pero halimbawa, 400,000 kada buwan. Yung totoo, magsabi ka ng totoo. Mare, bibigyan ka 400,000, di ba? Kahit mali, eh, ibablog mo yun. Hindi mo kikitain yun sa content eh. Tama, mali. Di makakabili ka na ng desktop nun. Ilang desktop ang mabibili mo dun? Isang buwan lang. Naku, ayaw ko sa lahat, inuutusan. Hindi, huwag kang mag-asawa. Yung atawa mo, hindi ko inuutusan maglaba. Oh. Kayo, tanuhin ko kayo. Kunwari, bibigyan kayo ng 400 kada buwan. Oh. Sasabihin sa'yo, bigyan. Ito, 400,000. Oh. Ah, kahit mali, i-ano mo. Kahit tae, kumain ka. Hmm. Kahit yung dura ng iba, pulutin mo. Tapos tikman mo. Pambihira siguro kung 400,000. Oh. Oh, sabi ni Jay Guevara, kung mukha akong pera, kaso sanay ako sa hirap eh. Eh di ko need yung 400. Yan ang gusto ko sa'yo. Pero marami kasi dyan, kumakain ng sarili nilang tae. Dahil sa halagang 400,000. Yung suka nga nila eh. Oh, sige, kainin mo yung suka mo. Sandali. Wala eh. Anong wala? Wala ko suka. O, di sumuka ka muna. Tapos kainin mo. Kainin mo. 400,000. Sige na nga. Kaganoonin mo pa yun. Tik-tikman mo pa talaga yun. Diba? Ganun talaga. Wala tayong magawa. Oh, kaya intindihin nyo na lang. Intindihin nyo na lang. Oh, wala tayong sinasabing si Katz Jarrett yun, ha? Sinasabi ko lang, pagkaga, syempre, normal lang yan, oh, di ba? Wala tayong magawa dyan. Na, hindi lang pala tayo ang nandyan. Nandyan din ang Malaysia na may 5 posisyon. Ang Brunei pa nga ay may 2 doon sa ating iisip na sinasabi. Na ang sinasabi naman, kung may territorial claims sa loob ng EEZ, ay kailangan pag-usapan yan, either through the International Court of Justice or through bilateral talks. Kasi ang UNCLOS ay hindi nag-rule tungkol sa territory o territorial or sovereignty. So, yan ang picture dyan sa kaliwa ng Palawan. Makikita natin dyan. Meron akong pictures ng China, yung malalaking airport nila dyan, yung Mischief Reef. Kung makikita nyo dyan, yung Mischief Reef, ang nasa kanan niya ay ang Ayungin Shoal. Nandyan yung Sierra Madre. Sa makatuwid, importante sa China, na makuha nila yung Ayungin Shoal dahil yun ang parang panangga natin bago sila makarating sa Palawan o sa Pilipinas. Pero nandyan na yan sa loob ng Exclusive Economic Zone. Ayan ang Panganiban Reef. Dati nakalubog yan na noong 1995 ay linagyan ng fisherman sa shelter ng China, pero noong kalagitnaan ng arbitral proceedings, ginawa ng China na isang built-up area yan. May, tignan mo, haba-haba ng airstrip. Susunod dyan yung Subi Reef, yung katabi ng Pag-asa. Meron ding 3 kilometers na airstrip nandun sa katabi ng Pag-asa yan. At yung Fiery Cross ay ganyan din. May 3 kilometers na airstrip. So, yan ang sitwasyon dyan sa baba. Zamora or Subi. Ganyan, no? Tingnan nyo yan kung gaano kahaba yung airstrip nila. Grabe, no? Yan naman ang kagitingan.
Oh, 3 kilometers airstrip din yan. Yung mischief rip pala, to better appreciate how big it is, yung mischief reef ay 586 hectares. Halos doble ng laki ng Bonifacio Global City. Ganon kalaki yung reclamation nilang ginawa doon. Yan ay habang ginagawa yung arbitral ruling. So, pagkatapos ng arbitral ruling, nandyan na sila. Yan na ang naabutan ng Duterte administration. Kaya, kung ikaw ang Pangulo, since you are the principal architect of foreign policy, what do you do? Basta tandaan natin, siya ang ating Pangulo, kung ano ang decision niyang gagawin tungkol sa foreign policy natin or foreign relations, yun ang ating susundan. Kung ano yung decision ng Pangulong Duterte noon, if it was to ease up the tension, then yun ang ating... Yun ang... Alam mo kung bakit maganda ito? Piniplay natin to para maintindihan nyo, ha? Yung konteksto. Why the PRRD agreed with the status quo o yung as is where is? Napaka-importante nito, eh. Bakit to? Natagpuan niya na ho etong mga island na to na sinasabi nga ni Esperon na ano ho, malalawak na. Ibig sabihin, ayos na. Ilang kilometro, ang sarap magbutor dyan, 3 kilometro, lilipad ka ng 200, 300 dyan, no? Ganun na. Ibig sabihin, dinat na ni Pangulong Duterte, may advantage na ang China. Nakapag-build na sila ng lugar dyan. Airport, nakapag-build na sila. Tandaan ninyo, ha? Pag upo ni Pangulong Duterte, buo na yung mga yan. Kung ikaw ang presidente, anong gagawin mo? Tandaan ninyo, yung mga island na yan ay disputed. Ibig sabihin, pinag-aawayan natin, may claim nga, eh, di ba? Pinakita dito yung claim. Ibig sabihin, marami na palang inoccupa ang China even before him. So, what's the best thing to do? The best thing to do is kausapin mo China, sandali. Status quo tayo. Oh, which is yun dapat ang usapan kasi yun ang usapan nung panahon ni Pinoy. Ibig sabihin, wala muna magbi-build. Sandali, stop lang, stop. Stop. Wala muna, tigil muna 'yan. Pero ganito eh. Instead na maganda ang dating noon kasi tumigil ang China sa pag-build. Tandaan nyo, nauna sila ha, nag-build sila. Kesa na naggandahan, sana tayo mga Pilipino, doon sa usapan na yon, binaligtad ngayon ng administrasyon na to. Ah, ganun pala. So parang na rin nating ibinigay yung Sierra Madre na lumubog. Kasi nga, ay pumayag tayo na wag mag-build ng construction dyan o mag-work dyan. Naintindihan nyo yung konsepto? Bakit ang tingin ninyo doon sa usapang wag mag-build ay negative? Eh dapat nga, positive yon. Bakit kanyo? Sila kasi nakapwesto na. Sila meron ng lugar doon. Pinigilan nga ni Pangulong Duterte at sinabi niya, sandali, wala muna mag-build. Stop muna tayong lahat. Relax lang. Mag-usap muna tayo. Dapat sana ikatuwa natin yun kasi tandaan ninyo, hindi kasi ine-emphasize yan. Hindi ine-emphasize yan na, oy, pinatigil ni Pangulong Duterte ang pag-build ng China dyan. Instead, yung kabilang kanto ang tiningnan. Ano yun? Pinatigil tayo ng China na ayusin yung barko. Nagegets nyo? Nagukuha ninyo? Na sana dapat maganda. Pero ang dating, parang hindi pa maganda. Para bang pinabayaan pa natin. Tama, mali? Binaligtad, ika nga. Ganun ang usapan eh, binaligtad. Nangyari. Kung may desisyon naman ng Pangulong Marcos Jr. ngayon na
isama ang Japan at US at iba pang bansa para awatin ng China. Yan ang kanyang laro. Dahil siya na nga ang architect of foreign policy and foreign relations. Mm-hmm. Hindi ito simple. Ang akin lang, sana ay huwag magkagulo dyan. Ang akin sana ay lalo nating patibayin ang ating mga pwesto sa siyam na posisyon na tulad ng ginagawa ng Vietnam at ng China. Kung hindi man natin kaya yan, ay maghintay tayo ng konti dahil tayo naman ay kulang pa sa kaukulang military power. Alalahanin natin na may naging problema tayo sa Mindanao, yung secessionist narrative. At saka itong buhay pa rin na CPP-NPA na gustong pataubin ang gobyerno. Diyan ang pinaggastusan natin ng ating mga pondo sa defense. Kaya ngayon na medyo nakakaangat na tayo dahil ang ating brother Muslims ay mayroon tayong inaalagaan na Bangsamoro Autonomous Region. At itong CPP-NPA naman ay out of their 81 guerrilla France, eh, kukunti na lang ang natitira. So, maaari na siguro tayong maglagay ng mas marami pang pondo para sa depensa natin. Dahil alam mo ba, MJ Admar? Yes, sir. Na ang ating defense spending ay almost 1% only of our GDP. Samantalang ang China ay gumagastos ng 4%. At ang US naman ay napakalaki. So, tingnan natin. We must learn how to allocate resources for the short term and the long term para madepensahan natin itong ating mga teritoryo. Hindi yung pabigla-bigla tayo dyan. Mamaya, napasubo tayo sa halip na makabangon tayo sa COVID at dahil nahuhuli na tayo sa development, ay atras pa rin tayo. Kaya pag-isipan natin mabuti ito. Sa akin lang, napakahirap talaga ang mapunta sa gera. Mahirap din ang mawalan ng teritoryo. Alam kong ang buong Armed Forces of the Philippines, ang ating PNP, ang ating Coast Guard and other security forces will be just so willing to defend our Philippines territorial integrity as well as our solidarity ating government. But we must see to it that we have the resources when if indeed we decide to engage militarily those that we perceive to be again, working against our national interest. May timing lahat yan. At ako'y nagagalak, I'm very happy na mababawasan ang expense natin tungkol sa CPP-NPA NDF at yung mga pondong ginugugol natin sa autonomy. So sa madaling salita po, sinasabi ho ni Esperon ho dito, pagandaan natin. Hindi ho, perfect timing ho. Ang dami pa ho nating dapat paggastusan. Lumalaban pa ho tayo sa insurgents. So, gastos pa nga ho yan. Hindi pa nga ho natin na totaling na-eradicate yan sa Pilipinas. Tayo gusto na naman mag-create ng hindi magandang senaryo. Sasabihin na naman ng iba, hindi naman tayo nagki-create. China naman. Oo nga. China naman, maging ano naman tayo, maging makatotohanan naman tayo. Kaya ba natin? Kung hindi natin kaya, bakit hindi natin muna bula-bulahin sila? Ganun lang naman kasimple, ganun naman yung ginawa ni Pangulong Duterte. Diba? Binola-bola muna natin ng China para maano muna natin, mahanda muna natin yung ating army.
Kasi tandaan ninyo, yung iba nakakapalag, yung ibang mga malilit na bansa nakakapalag sa China kasi nga, ganda ng kanilang panlaban. Sa atin, wala pa nga tayo eh. Paltik, meron. Oh, di ba? Tapos gusto na maging ano tayo eh, maging makatotohanan tayo sana. Huwag naman ho tayo yung atapang atao. Alaban. Para tayong ganun eh, yung sige lusob, lusob tayo na lusob. Bahala na si Batman. Hindi ganun. Alam natin hindi kakayanin. So, dapat kausapin natin. Oh, di ba? Kausapin muna natin. Oh, sandali, ano bang magandang usapan para maganda ito na hindi namin mapapabayaan yung aming barko. Pero anong magandang usapan? Di ba? Oh, sabi nga ni Ian Nabi, those who wish to fight must first count the cost. Kurak. Hindi, alam nyo, naaawa ako eh. Naaawa ako dun sa mga kasundaluhan natin. Ang matatapang talaga, itong mga politiko. Sinisisi si Pangulong Duterte. Akala mo, mga matatapang na tao, tapos pagka nagkagera, hindi naman silang ang mangunguna dun, kung hindi yung mga sundalo nating kulang sa armas. Di ba ho? Lulusob, kulang sa armas. Anong klaseng buhay to? O, sa social media lang, matapang ang Pinoy. Ay, correct. ROTC nga lang eh. Ayaw pa nila eh. Di ba ho? Mag-reservice nga lang, ayaw. Sige nga, kung talagang matatapang tayo. Ako, eto ha. Kung matapang talaga tayo, sige nga ho. Ipilit nyo nga sa mga ating kongresista at mga senador na i-require ang 18 pataas hanggang 45 years old na maging reservist. Sandali, bakit 45? Kasi 48 na ako eh. Parang hindi tayo kasali, di ba? Sila-sila lang, bakit tayo kikisali? Kayo naman yung matapang eh. Hindi, di ba oh? Kung talaga matapang tayo, pilitin nyo yung mga congressman natin. Sabihin natin sa kanila, magpasa kayo ng batas na i-require mula 18 hanggang 45 years old. Required mag-training ng isang taon. Ipupusta ko sa inyo. Sasabihin ng iba, anti-poor yan. Hindi, totoo, di ba? Sino papayag sa inyo? Sige, ibubuwis ko buhay ko. Magte-training ako ng isang taon. Lorna Mauricio, salamat. Tama. Sa US, ganyan daw. Kagaya sa US, especially, ewan ko, may requirement ba sa US? Sa South Korea, yan, alam ko. Kasi may mga, ano nga, may mga BTS nga na nag-training. Di ba, sa kanilang sundalo. Unahin natin si Vice Ganda. Pusta ko sa inyo. Magre-revolusyon pag ginawa niyo 'yun, oh. Ayan, oh, sabi, Sir Banat, sa South Korea 18 to 20 months, 21 months military service required. Oo nga, 'di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, 18 to 45 years old lang. Pag 45 pataas, mahirap na 'yan, hindi na makakalakad na maayos 'yan. Masakit na sa tuhod. Pag 45 pataas. So, dapat hanggang 45 years old lang. ROTC nga, takot. Reservist pa. Tapos, unahin yung mga bangag vloggers. Unahin yung mga bangag vloggers. Anyway, yun naman ang mga matatapang eh. Yung mga bangag vloggers ang unahin natin. Diba? Tapang-tapangan naman yung mga yun eh. Unahin natin to. Sino? Si Boy Tapang.
Pinatipos ang isang vlogger matapos magpalipad ng saranggola na gawa sa 1,000 peso bill sa kabuang halaga na ginamit ng vlogger sa saranggola, umabot ng 1,000,000 piso. Sobrang laki ng saranggola natin ngayon na nakakahalaga ng 1,000,000. Kakaiba itong saranggola natin ngayon. Go! Pero in fairness, ha? Ang ganda ng binirs ni ano, ha? Ni Boy Tapang, ha? Binahagi ng vlogger na si Boy Tapang ang proseso sa pagbuo ng saranggolang gawa sa pera. 15 metro raw ang haba nito at tumagal ng 5 oras ang pagdidikit-dikit nila ng 1,000 peso bills. Alam mo, naawa ako dito sa tao na ito. Parang common knowledge na yan, na bawal gawin yan sa pera natin. Hindi ko alam bakit di niya alam. Parang ano eh, para tuloy na alala ko dito yung mga tanso vlogger. Yung mga ganyan yung mga tanso vlogger eh. Yung pinahawak mo lang ng camera, naging political vlogger na. Yung inutusan mo lang, bumili ng suka. Yung mga, ano, mga walang trabaho sa buhay, nakahawak ng camera, naging vlogger na. Ayan, ganyan yung mga, ano eh, mga tanso vlogger eh. Alam mo yung mga jologs? Comment naman dyan ang net. Hindi ko sinasabing jologs to, ha. Ang sinasabi ko, common knowledge na yung ganito eh. Yung alam natin na hindi pwedeng gawin yan sa pera, tapos ginagawa pa natin. Parang ganyan. Ganyan na ganyan yung mga bangag vloggers sa kabila, di ba? Yung mga tanso vloggers, di ba? Ganyan na ganyan sila eh. Yung parang, oh, bumili ka nga ng toyo dyan sa tapat. Tapos biglang pag-uwi, ano yan? Suka. Ano ba sabi mo? Toyo. Oh, di ba masarap pag may suka ang toyo? Diba? Present, sana ginamit ang pera sa tama. O, tingnan mo, yung tapang niya nawala dito nung pinuntahan siya ng Bangko Sentral. Oh. Dahil nag-viral ang naturang video, binalaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas si Boy Tapang. Labag ang ginawa niyang perang saranggola sa Presidential Decree No. 247 o ang batas na nagbabawal sa hindi tamang paggamit. O, ayan, for the content, walang pinangkaiba yan sa mga bangag vloggers. Yung ano nagko-content lang ng 8 minutes, 10 minutes, hindi kayang tumagal. Yung nagre-re-upload lang dun sa mga bangag. Hindi kasi meron isa dyan, bangag na nga yung vlogger, ina-upload niya pa, nire-re-upload niya pa. Tapos lalagay niya lang yung mukha natin. O, diba? Bobo kasi talaga eh. Bangag eh. Ang pera. Humingi siya ng paumanhin sa BST at sa kanyang followers dahil sa kanyang nagawa. Ginawa ko lang po yung content na saranggola kasi po ay for entertainment purposes only. Ngayon po, humingi po akong sorry kung nagawa ko po yun. Hindi ko po intention yun na pagluwaran ng pera. Alam mo, sayang tuloy yung mga matitinong vlogger, ano? Ang dami-daming matitinong vlogger dyan, di ba? Tapos sila pa yung sumisikat yung mga ganyan eh. Diba? Ay nako. Anyway, ito pa. Nako. Matatatatata. Maganda ito. Sinagot ng legal team ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang isang social media post na naninira laban sa buting pastor. May babala rin ito sa mga naninira. Si FJ Mondihar sa report. Report! Ayan yung ginagaya natin eh. SM na eh. Si MJ Mundial sa report! Matalay-talay. Sobrang paninira kay Pastor Apollo C. Kibuloy ang Facebook post na ito ng kolumnistang Simon Tulfo. Para sa legal team ng butihing pastor, hindi tama na idamay pa sa propaganda ang mga namayapa ng magulang ni Pastor Apollo. Bukod sa mga magulang, idinamay rin ni Tulfo sa kanyang paninira ang mga kapatid ng butihing pastor. Ang violation nito is double marites, ang tawag ko. Naku po, patay tayo dyan. Double marites. May kilala akong ganyang vlogger. Double marites. Bakit double marites? Bakit? Inassume niya as true na yung magulang ay first cousins. At saka, granting for the sake of argument na totoo nga yan, what value would it help to strengthen his argument?
or argument against pastor. And secondly, hindi rin totoo na may kapansanan sa pag-iisip yung mga kapatid ni pastor at saka non-sequitur. It does not follow, granting for the sake of argument, na totoo lahat yan. It does not also necessarily follow na may masama ding pag-iisip ni Pastor Apollo Sikim. Na nagigets niya accusation ni ano ni yung chismis ni Ramon Tulpo. Ano sinasabi niya? Ito daw si Kibuloy yung magulang daw eh magpinsan. Sabihin nagtalo-talo. Okay? Dahil kaya daw doon marami daw may kapatid daw si si Kibuloy na mga sinto-sinto. So sinasabi nga ni ano dito, una chismis na nga 'yon, sinakyan mo pa. Pangalawa, kahit ba sabihin na nating totoo yun, it doesn't follow kung sakasakaling totoo ha, pero hindi nga totoo. Na kunwari, isisinto-sinto magulang mo dahil merong hindi magandang ginawa, magpinsan, nagsama. Tapos itong kapatid mo, may tama. Ibig sabihin, may tama ka na rin. Hindi ko ganun yun. Di ba ho? Bakit? May mga ganun eh. Na nagkataon yung kanilang kapatid merong special, 'di ba? Hindi ibig sabihin lahat na lang ng kapatid special, 'di ba? O hindi naman ganoon 'yun. Kaya nga sabi niya, marites na nga, double marites pa. 'Yun ang sinasabi ngayon nito ng abogado ni Kibuloy. Tas itong nakakapagtaka dito eh. Anong kinaugnayan niyan sa kaso ni Pastor Kibuloy? Parang sinasabi niya, heredity yung pagiging may topak. Parang ganun eh, na pinalalabas niya. Kaya si Kibuloy, may topak yan. Yun ang pinalalabas. Ay, pambihira, oo. It doesn't follow. You know why? Sa mga tulpo, ikaw lang ang medyo... Yung iba mong kapatid medyo matino naman eh. Hindi medyo, matino. Ikaw lang talaga yung medyo... Bakit ganun? Hindi ha, ako nagtatanong ako ha. Kasi totoo lang, alam nyo ba na ito eh medyo hiwalay dun sa mga sa tatlong tulpo? So ano ibig sabihin nun? Kasi nga, meron kang problema. Bakit yung mga iba mong kapatid, wala namang problema? Diba? Hindi ko sinasabing perfecto yung kapatid niya, oh. Hindi yun ang sinasabi natin. Siyempre, pag political issue, minsan nagdi-disagree tayo. Kaya lang, eto kasi talagang Simon, iba ho ito mag-isip. Medyo malayo sa mga kapatid niya. Bakit ganun? Oh. Sana, di ba, kung sinasabi mo yung kapatid, may problema sa pag-iisip. Dapat, ibig sabihin nun, si Kibuloy may problema lang sa pag-iisip. Tama, mali. O, bakit ang tanong, yung mga iba mong kapatid, wala namang problema sa pag-iisip? Di ba, yun ang aking tinatanong lang eh. Malinaw na tanong yun. So, sabi nga, it's sakatur. Biro lang ha. This is utterly libelous. Kinwestiyo naman ng legal team ang kredibilidad ni Tulfo na nakasuhan at naaresto na rin dahil sa cyber libel. Sa adang kampo, palalampasin muna nila ang Facebook post ni Tulfo bilang pagkonsidera sa edad nito. Pero kung talagang isusulat pa nito sa dyaryo ang paninira, tinitiyak ng kampo ni Pastor Apollo na dadami pa ang kasong kakaharapin nito. Huwag naman damanin yung parents niya, oo, mga kapatid niya. Wala and naman let's dahilan. Keep the level sana of discussion respectable. Let us agree to disagree, but let us not destroy the character or reputation of tama. Our fellow men. Oras po ba na maisulat ito sa kanyang Abante column, tapos ay lathala? Maglalapsa po ba yung compassionate at talagang kakasuhan na ito? Si Ramon Tulfo. There is a strong probability that Pastor Apollo Sikibuloy will instruct me or through his leaders, they will instruct me to file cyber libel cases.
Maganda rin yan kay para magkikita rin kami sa korte at makita natin yung galing niya at talino niya doon sa korte. Nasa 7 milyon ang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ sa buong Pilipinas at buong mundo. Lahat handang kasuhan si Montulfo sa iba't ibang korte sa buong bansa dahil sa kanyang paninira kay Pastor Apollo. Mataas ang paggalang ng mga kasapi ng KOJC sa butihing pastor at hindi nila matatanggap ang pagyurak ni Luman sa kredibilidad at pangalan nito. Samantala, grabe tuloy yung mga nagsasabi dito. Dapat bang ipatawag si Raymart? Ewan natin. Sinasabi ni Tulfo na mayroon siyang source sa mga paninira kay Pastor Apollo. Isang babaeng source na hindi niya pinangalanan. Babala naman ang kampo sa sinasabing source. Meron kami duda kung sino ito. Baka nga si Blanda Portugal na naman ito or itong mga ibang... Hindi kaya si Ontiveros? Hindi. Iba daw, yung baka source ni Ontiveros. Baka nga lang, pwede rin ako magka-mali, no? Pero yung mga source naman, siguraduhin nyo naman na totoo yung mga sinasabi ninyo. Pinalaan rin ng kampo ang mga libelous at incriminating na comment doon sa Facebook post ni Tulfo. Lalo na't hindi absolute ang freedom of expression at may hangganan ang paninirang puri. There are Supreme Court decisions which rule to the effect that even if mag-comment ka lang, tapos irresponsible yung comment mo, tapos nag-subscribe ka dun sa libelous matter, na subject matter doon sa post, you may also be liable. That's why I would request our countrymen na dahan-dahan naman sa pag-comment po, especially kung wala kayong basihan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal. Hindi ko nga alam bakit ganyan ang labanan eh. Basta lang siraan si Pastor Kibuloy. Diba? I mean, tama naman si attorney. Tama 'yung sinasabi niya na let's agree to disagree. Kung meron kayong hindi magandang pananaw, opinion kay Pastor Kibol, walang problema. Pero wala naman damayan ng mga personal na tulad na ho ng pamilya, kapatid, may problema, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi na umagree. 'Yun ang sinasabi. Hindi naman sinasabi ni attorney na, pumabor ka kay Kibuloy. Hindi ganun. Pero wag naman tayo umabot doon sa bababuyin na lang natin yung pagkatao niya, pamilya niya. Mali naman po yun. Diba ho? Wala namang kinaugnayan yun sa kaso na kinakaharap ni Pastor Kibuloy. Wala namang kinaugnayan. Minsan kasi, basta lang talaga magka-content, talaga sisiraan yung Kaya ako hindi ako agree. Hindi ako agree sa ganito. At hindi rin ako agree doon sa mga bumabanat naman din sa pamahalaan tapos nag-iimbento lang. Ayoko din ng ganun. Dapat, let's stick to the truth. Hawakan natin yung truth. Ano ba talaga yung mali na may ebidensya? Katulad ng ito, tulad sa China issue. Diba, pinuprove natin na mali yung kanilang approach pagdating sa China issue. Hindi natin papakialaman. Sabi kasi ni ganitong ahas, na si ganito binugbog, ganito. Anong pakialam natin dun? Hindi, di ba ho? Sinampal, ganito. Sorry ha, pagpasensya nyo na, magagalit na naman kayo sa akin, pero hindi ho kasi ako pabor sa ganyan eh. Yung ibinababa natin masyado yung argument natin, binababa mo masyado natin yung panira ho kasi sa sa pinaglalaban natin eh. Dapat doon tayo sa tunay na issue, 'di ba? Pinepeke ba yung mga hulihan na ganyan? Yung issue pagdating sa sino yun sa gentleman's agreement. Dapat ganun eh. Yun yung discussion palalimin. Kasi yung iba basta lang magkaroon ng katangahan at content. Basta go na natin. Sorry ah, ibahin nyo ang banateros ah. Magalit na kayo sa amin kung hindi kami sumasakay sa mga chismis. Pero hindi ho kasi kami ganun. Pasensya na ho ah. Pinalaki ho kami ng tama ng mga magulang namin na doon lamang sa katotohanan tayo lumaban. Diba? Bakit ho kanyo? Ito kasi yung ending natin. Napakaganda ho nito. Alam mo, marami ho sa atin kumakapit na ho sa patalim. Pagdating mo sa pagpapabagsak ng gobyerno. Yun ho kasi yung iba dyan. Pasensya na ho, pero totoo ho ito ha. Marami ho kasi sa atin ang
sa sobrang frustrated na sa nangyayari, pumupunta na tayo doon sa kasinungalingan. Mali po yun. Because we are putting the solutions in our hands. Hindi ho dapat ganun. Dapat po, tagi natin tatandaan, doon lang ho tayo sa totoo. Ngayon, kung mukhang imposible, paano ba? Kasi marami nagsasabi sa inyo, frustrated na kasi kami sa nangyayari sa gobyerno. Frustrated na kasi kami, parang lahat ng mga kumakalaban sa gobyerno, ginigipit. Kaya, mag-imbento na lang din tayo. Huwag tayong ganun, mga kababayan. Mali ho yun. Huwag nating kakalimutan na meron pang mas mataas kesa sa gobyernong nakaupo. Lagi ko sinasabi yan eh. Meron pa hong mas mataas kesa sa gobyernong nakaupo ngayon. Yan ho ang ating Diyos na nakakakita. Kasi pag inilagay na natin sa kamay natin ang mga bagay-bagay, para na rin natin sinabing, Lord, wala kang control. Nandito ang control sa kamay namin. Mali yun eh. Di ba ho? Kung talagang naniniwala kang may maling ginagawa ang gobyerno mo, sabihin mo. Pero wag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Wag mong ilagay sa kamay mo ang solusyon. Dahil para mo na rin sinabing, Lord, wala kang kwenta, kaya kami na ang gagawa ng paraan para pabagsakin ng gobyerno nito. Mali yun. Miles Wood, salamat po. Sa problema sa buhay, huwag niyong kakalimutan. Alam ko minsan may mga problema tayo sa buhay. Kaya nga yung iba, halimbawa may problema ka financially, minsan may problema ka sa mga bills mo, yung mga due date, di ba? Mga Meralco, ang hirap ng buhay ngayon. Yung iba, inilalagay nila sa sarili nilang kamay yung solusyon. Gagawa sila ng hindi maganda, masama. Papasok sila sa kung ano-anong negosyo na mali. Papasok sila sa scamming. Bakit to? Kasi inilalagay nila sa kamay nila yung solusyon. Minsan, alam nyo, dapat matuto tayong magtiwala sa Diyos. Huwag nating ilagay sa kamay natin ng solusyon. Di ba? Oo, mag-isip tayo ng solusyon. Pero huwag natin pong gumawa ng masama para lang mabayaran kung ano yung dapat nating mabayaran sa buhay natin. O, yung iba naman dyan, dumadaan sa pagsubok sa may sakit, di ba? Yung ganun, may sakit. Anong gagawin? Kesa na solusyonan yung sakit, ilalagay nila sa sarili nilang kamay ang buhay nila. Tatapusin na nila ang buhay nila kasi ayaw na nilang magdusa. Ika nga. Tama, mali? Hindi. Unfair to para sa akin. Unfair to. Bakit ako pinabayaan ng Panginoon na magkasakit? Kaya uunahan ko na Diyos. Mali ho yun, mga sir, mga ma'am. Tandaan ho natin, walang bagay sa mundo na ito na dumadaan sa atin ng walang dahilan. Lahat ho ito may dahilan. Kaya nga ho, bago ho tayo magtapos, iiwan ko ho ito sa inyo. Ito, napaka-importante. Alam mo, napakinggan ko ito kay Robert Morris. Napakaganda. Itong, ito. Ayan, alam niyo itong verse na ito. Napakaganda nitong verse na ito. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Sa problema daw natin, yan, napakaganda. Alam niyo nung sinulat ni Pablo ito? Ang idea niya na yung all, nakita niyo diyan, abundantly above all. Lahat daw ng hingi natin or isipin, mas magagawa ng Panginoon according to the power that works in us. Alam mo, hindi nagtumigil si Pablo doon sa salitang all. Ano sinabi niya? Above all. Ibig sabihin, higit pa sa lahat ng magagawa ng Diyos kaya niyang gawin.
kulang pa. Ano sinabi niya? Hindi pa na-satisfy si Paul. Sabi niya, abundantly above all. Pambihira yun. Yan ang tinatawag na sobrang redundant. Sobra na, redundant pa. Ganun eh. Sabi ni Pablo, hindi lang lahat. Hindi lang above all. Hindi lang abundantly above all. Ano pa sinabi dito? Exceedingly abundantly above all. Paulit-ulit yun ha. Naisipin nyo mabuti yun ha. Paulit-ulit yun. Exceedingly abundantly above all that we ask. Tanungin ko kayo, anong problema ang pinagdadaanan ninyo? Sagot kayo. May sakit ka? May problema ka financially? Magtiwala ka sa Diyos. Bakit? He is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Beyond your imagination. Ang problema kasi sa atin, mga Pilipino, ang akala nating solusyon para mabago ang bayan natin, pabagsakin si Marcos. Revolusyon para bumagsak si Marcos. Eh kaya nga dito sinasabi, may problema tayo sa bansa. Let's cry it to the Lord. And sabi niya, exceedingly abundantly above all, siya ang gagawa ng paraan. Naintindihan natin? Siya ho ang gagawa ng paraan. Basta dun lang tayo sa tama. Sa tama lang ho tayo. Ngayon, kung ayaw ng Lord na mawala si Marcos, wala tayong magawa. That's the best solution. Bakit to? Kung ano ang gusto ng Panginoon, that's the best solution. Ang importante, tumayo tayo sa prinsipyo, bahala na ang Lord kung ano ang gagawin niya. Yun ang point dun eh. Kasi may ganun sa buhay. May sakit ka. Pinanalangin mo. Hindi ka gumaling. Ibig bang sabihin, mahina ang Diyos na hindi ka kayang pagalingin? Hindi ho yun. Hindi ho ganun ang issue dun. Bakit to? Kasi nakasulat na oh. Now unto Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we think, we ask or think. Kaya niyang gawin yun. Pero bakit hindi niya ikaw pinagaling? Kasi nga po, may purpose siya. Mahal ba niya bayan natin at pinababayaan niya sa mga kurap? Pinababayaan niya ho sa mga mandarambong? Hindi ho. May plano siya sa bawat Pilipino. Naghihirap ka ba? Wala kang pera? Tapos sinasabi mo, unfair naman Lord, yung mga siraulo dyan, yung mga scammer dyan, sila pa ang pinagpapala. Pero kaming tuwid, mga ganyan yung iba dyan, di ba? Kaming mga tuwid, hindi kami pinagpapala. Bakit sila pinagpapala? So ikaw, matetem ka naman na gawin yung dapat mong hindi dapat gawin. Di ba? Oh? Minsan ganun eh. Kaya lang oh, may purpose ho ang Lord eh. Kung bakit ikaw nasa paghihirap na yan. Don't think that God cannot do it. He can. Ayan nga, nakasulat na. He can. He can do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Kaya lang kasi minsan, the solution in life na naisip natin is not the solution of God in our life. Kaya nga, di ba, meron tayong katagang God works in a mysterious ways. Marami sa buhay natin, yung limitado ang pagkaunawa natin eh. Limitado lang kasi nga ho, tao tayo eh. Mas nakikita ng Diyos ang mas malaking picture. Na minsan, yun ang importante. God is not just sa answered prayer. He is on our character. Remember that. Kasi kung answered at answered prayer lang, kunin ka na niya. Tapos na buhay mo, masaya ka na. Saan ba ang better? Kasama ka na niya? O dito sa lupang naghihirap ka? O di ba kasama ka na niya? Tama, mali. O ba't di ka pa niya kunin? Kasi nga, may purpose siya.
alam nyo, hindi ho madali ito intindihin. Kasi lahat ho tayo dumadaan sa ganitong klaseng problema. Wala hong, eto ha, wala hong ligtas sa problema. Mapabanal ka man, tuwid ka man, o kahit anong pang status mo sa buhay, mayaman ka man, dadaan at dadaan ka sa problema sa buhay mo. Panginoon nagsabi niyan, ang importante, huwag kang mawawala ng palalampalataya na God can do exceedingly abundantly above all that we ask or think. He can do it. Do not doubt God that He cannot do it. But on His perfect timing, He knows best. So doon po tayo. Yun lang po. Kasi minsan marami sa atin na pro-prostrate na eh. Bakit ganito ang nangyayari sa bayan natin? Bakit hindi patanggalin ito? Wag ho. Malay natin. Diba ho? Pinoy Dad, salamat po. Malay ho natin. Ipagkatiwala na lang natin sa Panginoon. Yung mga bagay-bagay sa mundo na ito. Huwag na ho natin pagdudahan. Basta importante, manindigan tayo sa tama. Doon lang tayo sa tama. Huwag tayo mag-imbento. Diba ho? Doon lang ho tayo sa tama. Huwag ho tayo mag-imbento ng mga issues. Sa tama lang ho tayo. Tapos, ipasa Diyos na natin yung the rest. Bahala na ho ang Panginoon kung He would remove those politicians na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Kasi lahat naman po may kabayaran. Tandaan niyo ho yun. Lahat po merong kabayaran. Nakikita naman ho ng Lord kung sino yung talagang tama at mali. Huwag natin ilagay sa kamay natin ang paghuhusga kung sino ang tama o mali. Bahala na ho ang Lord niyan. Basta tayo, tayo lang ho tayo sa tama. Yun lamang po. Maraming maraming salamat. God bless everyone. See you again tomorrow.